pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Anyway guys, no, ngayon kasi may konti tayong pagkukwentuhan regarding sa endurance, no. Ito, share ko lang guys, no. Sasabihin ko lang po na hindi po ako biyasa, no, at hindi po ako yung inaakala nyo na mahusay sa endurance. Isishare ko lang ito dahil sa mga experience, no. Sa mga napagdaanan ko, no. Share ko lang guys, no. Marami kasi nagtatanong, paano daw ba mag-prepare or maging handa, no, sa endurance, no. So ganito lang yung guys. Unang-una, syempre, yung motor natin kailangan naka-register yan. Isa-isa siya, no. Pero address yan, mga common na ano yan. Siyempre, kaya kung nagmumotor, kailangan naka-register lahat, no. And then, ito lang yun ang masasuggest ko, no. Sa preparation guys, no, mas maganda na 1 week before or 2 weeks before kayo mag-take off or event, no. Kailangan yung motor nyo pinalitan nyo na ng brake pad, front and rear, no? Harap at likod, no? Siyempre. And then siyempre, change oil, kailangan 100% bago ito makbo, no? Pagpalit na kayo ng langis, no? And then pag uwi, kailangan makapagpalit ka rin ng langis. Anyhow, kung ilang kilometer or 600 or 700 or 1000, no? Basta mas maganda, no, nakapagpalit kayo ng langis. And then siyempre, i-check mo lahat or ipama-PMS mo yung motor mo. Automatic yan pagka PMS, siyempre. Ang tawag yan ay personal maintenance sistema tayo. Basta yung PMS lahat, no, i-check niya. I-check niya lahat, no. Braking system, kung carb, kung FI, no. Re-racing niya. And then change niya yung bulb clearance, kung all goods. Para i-tune up niya na rin yan, guys, no. At syempre, yung tinatawag na repacking, no? Yung repacking na yun guys, like may front shock tayo, lahat ng ano, lahat ng shock or bearing, no, nire-repack yan guys. Ano yung sabihin daw ba ng repacking, no? Ang repacking kasi maraming ano yan, maraming sa aking pagkakaintindi, marami ang klase ang repacking, no. Like ang repacking ng mga bearing, guys, lahat ng bearing guys, front and rear, no? Ang gulong mo, nire-repack nila. At the way na to check niya kung may tama na yung bearing or wala. Kung wala naman, mas maganda. Kasi ang gagawin niyo ng mekaniko dyan, lalagyan ng magandang langis or yung langis talaga na, no? Mausay na ano yun. Basta yung langis na yun, may temp siya. Basta yun yun. And then yung sa front shock naman, syempre i-check niya rin yan lahat na gasket, no? Papalitan niya yung oil, no? Yung langis niya, no? Ng front shock mo or ano, papalitan niya yan ng bago, na as is, no? Bago siya. And then, syempre, isisil niya yan ang maganda. Then next, sprocket set. Sprocket. Yung sprocket mo, syempre, i-check niya rin yan. Or, mas
better kung may budget ka pa, palitan mo isang set, no? Depende sa iyo kung gaano kung anong performance ang gusto mo, kung sibatan or high speed. Nasa sa yan, no? Choice mo yan. And then ano ba? Siyempre yung rubber dumper, no? Check nyo lahat yan, no? Magiging physical para niya, like auxiliary light, no? Wiring, fuse, check lahat yan para sa pagdating ng event or endurance mo, eh all goods lahat. So marami nagtatanong bakit ganun kahaba yung ano, ganun kahaba yung preparation. Para sa akin kasi guys, kaya mas mahabang preparation yung magiging problem or magiging yung magiging problema. Magiging possible problem, no, ng pagkaano mo ng event, eh at least sa 1 week or 2 weeks before na yon, na 14 days, eh lalabas na lalabas at makakaya mo pang mag-adjust. Yes, makakaya pang mag-adjust. And then para pagdating ng event, eh di ba, wala ka ng ano, wala ka ng aninlangan or anyone to goods. Siyempre, may nakalimutan tayo, check mo rin guys yung ano mo, yung gulong mo. Much better na mas maganda kung 70% both na good for running condition yung gulong mo. And then, huwag mo kakalimutan siyempre, maglagay ka ng tire sealant or anti-flat, no? Para in case, no, hindi ka mapaplatan sa your road. So marami rin nagtatanong, may mga endurance riders na naglalagay ng ano, ng auxiliary tank. Yes, marami. Kasi ang masasabi ko lang diyan, may proper po kasi ang paglagay ng gas tank, no? Unang-una ang magiging cost. Kailangan yung gas tank mo eh nasa level or nasa magandang pwesto, ika nga. For in case na ikaw ay magbiyahe, magpabanking or mag-uphill, mag-downhill, eh hindi tatamaan or hindi magkakaroon ng problem sa weight and yung balancing system ng motor mo. Kasi pag nagpuntang ka na mas marami, isipin mo kung ikaw ay magdadala ng galon, no? At ikaw ay babiyahe ng malayo, yung tubig kasi guys, pa or gas kasi naglalaro yan. So may tendency na pwedeng mag-suffer, no? Magkano ng weight, no? Magkaroon ng problem sa weight. And then yun, pwede naman. So depende talaga, kailangan nasa proper way yung gas tank, no? And then ano pa ba? The rest, anyone tip? Siguro sa ngayon, yun mo lang mabibigay kong tip, no? Kung paano maging prepare sa endurance, no? Endurance challenge. Pero siyempre, laging tatandaan natin, no, sa mga, lalo na sa mga newbie, number one rules na